My dearest fellow countrymen, let us pray. Father, dearest, in the name of our dearest Jesus, give my dearest fellow countrymen sense of that direction. Yes, Lord. Dedication, love, and devotion unto the Lord God. Hallelujah. And our beloved country. Touch their hearts, Lord. Cast out unto them dust from them. Give them wisdom, O Lord. I pray them of Jesus. Cast out unto them dust from them. And by the power of darkness, in Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Minimal. If you love your fellow countrymen, if you are a good leader, you always aspire for peace without any condition. Seek for peace, not for war. Why? We are all brothers and sisters throughout the world. We have only one father and one mother, Adam and Eve. Amen. Praise the Lord. We must not forget that Satan comes to steal, to kill, and to destroy. It is Satan that will make you angry, hateful. In the Bible, hate is murder. Lalo naman ako kay papatay na yung kapwa. Dapat malaman ng lahat ang kalaban natin si Satanas, hindi tao, minamahal. Ang kalaban ng mabait na Diyos, ang masamang espiritu, ibig kang alipinin upang pagka namatay na, tuloy ka sa kadagat-dagatang apoy. Walang makukuha, minamahal, sa pagpapatayan. Ipagdigma, pakipaggira. Pag naroon ang kaguluhan, ikaw ay papatay, mamamatay, ang mamahal mo sa buhay, mga bata, maging biktima ng gutom, wasak ang ekonomiya, lahat ay apektado. Kasi sabi ko rito, minamahal, ito sa mga bata, bilyang soldiers ng mga rebelde, ito nakalagay sa Pinoy. Maaari ito mga mahigit 100 o 200 ito ng mga rebelde. Pero nakikita ang mga sandata, walang 20. O granting, without admitting, 5,000 sila ng mga rebelde. Minamahal kayong mga membro ng rebel group, huwag kayo magpadaya. Hindi ninyo kaya labanan ang armed forces of the Philippines. Ang mga sundalo natin magigiting at mga pulis, mga reserva dito, minamahal, sa buong Pilipinas ay aabot almost 1,000,000 kasama ng mga active ng mga sundalo. Bago kayo magkapatay ng mga sundalo, o ng mga civilian, mga 40 mil sa girang ito, kung kayo nag-isip ng gira, ubos na kayo. So it is insanity. Kabaliwan. Kayo mga membro na dinaya ng mga leader ng rebel groups sa Mindanao, huwag kayo magpadaya. Isang tikla bagay, kandidato na kayo sa libingan, sa bilangguan o sa impyerno. Amen? Yeah. Lahat, minamahal, huwag naman inabala, huwag kayong panuko, magpadaya sa mga leader. Dahil yung mga leader na yan ay self-interest, self-seeking. Dahil kayo diba titino ang mga tao ito, sasali sa eleksyon. Hindi magpundar ng mga grupo ang patay, pangsira sa kabuhayan, sa ekonomiya, sirain ang kinabukasan ng mga bata,
ari puso sa mga demonyo. Kung sila'y magpagkademonyo, ayaw ng langit, ayaw ng kabutihan, ayaw ng pag-ibig ng mga kababayan nila dahil kami ay lahat, lahat ng mga Pilipino at Kristiyano sa buong Pilipinas ay puno-puno ng pag-ibig sa kapwa. Ayaw natin ng gila, ayaw natin ng gulo. Ibig natin, kung ibig ng kapayapaan, hindi sandat ang kailangan, si Kristo ang kailangan! Ang prinsipe ng kapayapaan. Isaiah 9:6. Kindly read it, our beloved. Brother Attorney Oy, sinong nakauna? Mauna. Minamahal, prinsipe ng kapayapaan. Si Kristo ang buhay na Diyos. Magpapagaling na karamdaman kahit anong sakit mo, kahit AIDS, cancer, leukemia, diabetes, gagaling ka. Wala kang kapayapaan, natatakot ka, tanggapin mo si Kristo at makalaban mo itatakas, tatakbo sa pangalan ni Jesus. Walang demonyo magtagumpay laban sa iyo. Magbayad kang Kristo, tunay na Kristo, tunay na Diyos. He must have the Spirit of God. A man without the Spirit of Christ is none of his. It is written in the Bible in black and white. You must have the Spirit of God. Without it, without the Spirit of God, you are born for destruction, hell, beyond your darkest reckoning. Ikaw mapapahamak pag wala kang Kristo. Mapapahamak ka pag wala kang Espiritu ng Diyos. Palaman mo dito, may prueba, may ebidensya, may kabutihan, may kapangyarihan. Kapag ang Kristo nandiyan sa buhay ng Diyos, yurakan, malaktan, malaserpente, tataka sila, hindi ka mapapahamak sa pangalan ni Jesus. Yunirakan ko, lagi kong nihirakan, kinaklaban ko ang komunismo, satanismo, terorismo, sa mundo na kinatatakutan ang mundo, terorismo, komunismo, upang ipakita ko sa inyo, pinutunayan ko sa inyo, na ang Kristo, Diyos na buhay, nasa akin, at ako'y nasa kanya, kami ay nasa katotohanan. Upang kayo makumpinsi na dito lahat magpapala, kabutihan, kapangyarihan, narito at buhay na malanggang sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Hindi mo nakita yung nagpatutukin ng dating Trinitarian pastor? Mga hold upper, kinuha mga pitaka ng mga kalalakihan, ang kayamanan ng mga kababayan, lahat mga pasahero sa jeepney, pagkuha ng pitaka, nakita ang sticker, Jesus Miracle Crusade Ministry. Nagtakbuhan, talunan ng mga dapir. Hallelujah! Oh, praise the Lord! Hallelujah! Bakit? Makakita ka ng multo, tatakbo ka? Tatakbo? Multo lang? Anong multo? Daig ng Kristiyanong tunay? Kristo, Jesus, hallelujah! Magkapagyarihan, sino yung tatakbo rito? Sa pangalan ni Jesus, hallelujah! Amen and amen, praise the Lord! 1987, mga mahal, 1987, ako'y nag-launch ng crusade, inutosan na kababait na Diyos. Launch yung crusade against communism. Oh, ay nakalagay, sistemers, beware! Communism is satanism. So lahat ng mga NPA, maaari sa buong Pilipinas, nandun sa Lunita, upang ako'y barilin. Ilang libo sila, Badere Lindo, nandito siya, come forward, kindly. Badere Lindo, isang baryo lang sa Tarlac, o Tarlac, matatunggaan sila, pero ang bumuril sa akin ay 33. Ayan, Badere Lindo, minamahal. Kindly, 1 minute lang, Badere, beloved Badere. Praise you. At totoo po talaga mga minamahal na ang mahal na Panginoon dito at ay talagang tumutulong mga minamahal. Sa loob po mga minamahal ng ilang taon kong namamalagi sa buhay ng komunista mga minamahal, wala po akong narinig na mangaral o kumalaban tumaliksa sa organization po ng komunista sapagkat ang buong akala ko po noon mga minamahal kapag binabanggit ang komunista mga minamahal kalaban na po namin sila. Subalit yun po pala ang kapamaraanan ng Panginoon ay magpakilala sa ministeryong ito. Nang buong akala namin mga minamahal, galit na galit ang tao na nangangaral dito sa buhay sa komunista mga minamahal. Subalit yun po pala mga minamahal pinakilala ng Panginoon na sa katawan po ng mga ngaral ng Jesus Miracle Crusade Ministry, buhay ang Panginoon na kanyang ipinapangaral. Kaya ko mga minamahal, simula noon mga minamahal binalak po namin patayin yan. Sabi ko, wala pa po kaming pinlano na tumagal ng 2 buwan.
Subalit ilang taon na po mga minamahal ng mga ngaral ng Jesus Miracle Crusade Ministry, buhay na buhay pa po siya. Lagi mga minamahal. Kung po namin nakilala at nasumpungan, ako mismo mga minamahal, natutuwa talaga ang Panginoon. Noon ang Panginoon ko ang baril mga minamahal. Sabi ko, kapag hawak ko ito, walang makakahadlang. Subalit nang makilala ko ang Panginoon, buhay na buhay pala, mahal ang Panginoon sa ministry. Ang buwakala ko mga minamahal, kapag kami kinakalaban o binabanggit ang komunista, sila po ay galit na galit sa amin. Subalit mga minamahal, yun po pala ang pagmamahal ng Diyos. Na ayaw ng mahal na Panginoon at kami ay manatili sa kasalanan. Kaya mga minamahal, simula noong binalak po namin ilang beses namin barilin yan sa dako ng luneta, ilang baril na mga minamahal na aming ginamit sa kanya ay walang pumutok kahit isa. Hanggang ngayon ay buhay na buhay pa mga ngaral ng Panginoon. Kaya napakaraming mga ngaral sa mundong ito na aking nakaharap. Ipinagmamalaki ko ang mahal na Panginoon sa ministeri nito. Bakit wala pang nangaral o kumalaban ng doktrina ng komunista? Bakit dito lamang mga minamahal? Ngayon, kung hindi totoo ang mahal na Panginoon na kanyang ipinapangaral, matagal na po siyang patay. Subalit ngayon ay buhay na buhay pa. Totoo ang mahal na Panginoon. Kaya, mga minamahal, lahat po kayong nanonood dyan, mga baguhan man kayo o kayo'y nagsasaliksik ng katotohanan, wala na kayong masumpungan na katotohanan na gawain na ganito dito lamang sa ministeryo nito. Kaya, totoo ang mahal na Panginoon. Salamat sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord! Amen! Praise the Lord! Thank you, mga minamahal. Iminilip. Apo saya. Imelip. Huwag kayo magplano na magkipag-gira. Sa gira, talo kayo. Kahit 5% chance wala. Walang chance kayo, I tell you, wala. Ni 1% wala. Isang tip na bagay, pag kayo naman tayo, tuloy ka sa impirno. Amen. Yeah. Halimbawa, nailagay sa panganib ang aming ginigilin mga sundalo, mga pulis sa Santitang Pilipinas, sa Pulses Philippines. Pupunta ko sa Mindanao. Okay, magkrusada. Lahat kayo niya, mag-decree ako. Lahat kayo mananigas. Hindi ka magkakilos, hindi ka magkakalabit. Wala kayo magkawa sa pangalan ni Jesus. Takbuhan kayo. Tatakot mo sa dagat. Takbo kayo hanggang Malaysia. Takbo kayo hanggang Sama. Tatakot kayo sa takot. Pag kayo nakita ninyo. Pag kayo nakita ninyo, kayo galit sa akin. Tatakot kayo sa takot ninyo sa pangalan ni Jesus. Patunayan ko sa inyo, kayo matatakot sa akin. Ha? Kaya minilip. Imailip. Abu Sayap. Sa Iloilo, 1987, may mga stickers. Beware, communism is satanism. Ito mga radio announcers doon sa Iloilo, dahil may kapatiran dito, na convert, pinadala ang stickers doon sa Iloilo, nilalagay sa walls ng kilang bot sa station. Gumaya sa akin ng mahal. Kinalaban ng komunismo, 1987. Nandito na, 12 NPA, Dermalay. Sino sasabi? Sino naman labas sa amin sa komunismo, ha? Handa mga Dermalay, nakita ang sticker. Jesus, Miracle Crusade Ministry. Evangelist Almeida. Sabay nila ito, layo-layo nito. Hindi natin kaya, takbo, karima, takbo, takbo. Nagtagbuhan. Sticker na yan. Ine, hallelujah! Minamahal, unity spirit of the living God. Ang ating kalaban hindi kapwa, mga kapatid ng mga Muslims. Pagaman yung mga terrorist, tinasabi sila ay Muslim. Sinabi ng mga priest na Muslim, yung gumagawa ng kasalbahayan, hindi Muslim, dahil ang Muslim mababait. Amen! Ganun ba Kristiyano? Ang mga Kristiyano ay mababait. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Ayaw ng patayan. Ang aming gusto nito, nagpamahalan. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Pero ang papatay sa amin, dahil kayo puno pag-ibig, hindi magtatagumpay. Mahuli kayo, mabilanggo kayo. Kaya walang panalo. Huwag titakutin mga Kristiyano, punong-puno ng pag-ibig at kapangyarihan. For our Lord Jesus has given His promise. My children, I have not given you the spirit of fear, but of power and of love and a sound mind. After Attorney Oy, pakibasa yung kwan, pag sumunod si beloved brother Rick, Dr. Rick Alarcon, yung sinabi ko, yung kanina, kindly.
The book of Isaiah chapter 9 verse 6. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Amen! Lahat po sabi, praise the Lord! Prinsipe ng kapayapaan! Si Kristo, Diyos, nagkatawang tao. Reminder, there is only but one God, God the Father. Siya po ba nagkatawang tao? Siya si Kristo. Amen! Praise the Lord! Siya ang prinsipe ng kapayapaan. Prinsipe ng kapangyarihan. Prinsipe ng pag-ibig. Kapangyarihan. Anak ka, nagtitiwala ka sa iyong ama, papayaan ka ba? Nandito si our beloved Major Nugget. Binaril ng kanyang kausap dahil napikon. Yung dalawa na kapikunan eh. Yung baril mo, plastic lang yan. Totoo yan. Sa Biblia, sinabi ng Biblia sa Isaiah 54 verse 17, walang sandata sa ibaba ng lupa na magtagumpay laban sa tunay na Kristiyano. Napikon na kanyang kaharap, mga minamahal, binaril, minamahal ang ating beloved Major Bobby Nugget, kindly, come forward, our beloved Major Bobby Nugget, binaril! Ang bumaril, minamahal, hindi pumutok, natumba pa ng isay, nanigas! Ngayon na hindi na makatayo. Patay ng katawan. Yan ay parusa ng Diyos. Huwag ka magbiro sa anak ng Diyos. Anak ng mabait na Diyos, huwag ka magbiro. Magbiro ka na sa kobra! Huwag ka magbiro sa anak ng Diyos! Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord po. Totoo po ang nasabi po na ating beloved evangelist. Nung ako po ay nagpunta sa safe house sa aking mga kasamahan dati, nag-copy ko na po dahil po ang nasabi po nila, dumating ng born again. Sabi pong ganun sa akin. Sabi ko, praise the Lord mga brad. Tapos po, hanggang sa napunta sa usapang sa ating nga pong beloved evangelist na hindi raw tinatamaan ng bala dahil daw po ng mga NPA na bangan, pinaputukan, hindi tinatamaan. Ang sabi ko po sa kanila, totoong ka kung hindi tinatamaan dahil ang Panginoon ay sumasa kanya. Sa ay nililigtas ng Panginoon. Ngayon po, hanggang sa nag-copy ko ng kami ni Roger, ang sabi niya sa akin, ay dito sa baril ko, sabi niya, tatamaan siya pag ako bumaril sa kanya. Eh, sabi ko, yung baril mo ay plastic lang, paano makakabaril yan? Sabay po napikon, binunot po yung baril niya, iniinuman po sa akin, kinalabit, hindi po talaga pumutok. Dahil po ang Panginoon ay nandiyan po, nag-aalaga. At sabi ko nga po sa kanya, alam nyo, nung pagkaputok po niya nung kanyang baril po, siya po ay bumaksak. At kinuha po ng mga kasama niya yung kanyang baril. At sabi nga po sa akin, idemanda ko raw ng frustrated murder dahil tinangka niyang patay ng buhay ko. Ang sabi ko naman po, sa Kristiyano po, magmula po ako naging Kristiyano, magmula po tinuruan po ako dito sa Jesus Miracle Crusade na umibig sa kapwa. Ay, hindi na po ako gumagante. Ang Panginoon Diyos na lang po ang gagante. Praise the Lord! Dahil ang sabi Amen! Po niya, Hallelujah! Ang sabi po ng Diyos, huwag niyong gantihan ang kapwa ninyo. Pakita niyo ang pag-ibig at yung, hayaan niyong ako ang gumanti sa kanila. Kaya nga po mabigat po, pagka ang anak ng Diyos ay inyong kinalaban, lalo-lalo na po ang sugo ng Panginoong Jesus, mag-ingat na po kayo. Wala po kaming katatakutan ng mga anak ng Diyos. Amen. Sapat alam po nila, kami nasa katotohanan. Ang lahat po ng kapurihan ay sa Panginoon po lamang. Praise the Lord! Amen! Nandiyan mo naman si Commander Pusa, si Brother Romanito, kanyang asawa, binaril din yan, hindi pumutok ang baril. Si Commander Pusa, ay akong handa siya magpatotoo, pero hindi pa yata. Kindly read it, beloved Dr. Ricardo Alarcon. Mula sa aklat ni Isaiah, Kapitulo 54, versikulo 17. Walang almas na ginawa laban sa iyo ay pakikinabangan at bawat dila na gagalaw laban sa iyo, sa kahatulan ay iyong hahatulan. Ito ang mana ng mga lingkod ng Panginoon at ang katwiran nila ay sa akin, sabi ng Panginoon. Lahat pagsabi, praise the Lord! Amen! Praise the Lord! Inamahal na kayo dinadaya din sa Mindanao, nag-recruit ang mga ambisyoso mga leader na ayaw dumaan sa eleksyon, gusto sa patayan, pananakot, pan-blackmail. Huwag kayo magpadaya, minamahal, dahil tiyak kapamakan. Huwag niyo isipin na talagang dati-dati ko'y ganito. Hindi po, minamahal, dati-dati hindi ko niniwala sa Ebanghelyo ni Kristo. Nung araw, minamahal,
Tuwing uwi ako, halikan ko hulog ko ang aking ribulto. Binili ko ng halos kasi laki ko. Halik ako ng halik. Nung nabunagin ang papa ko at mama ko, gumaling ang hika, nung tinanggap si Kristo, mahal na Panginoon, bilang tagapaligtas, namulat sa katotohanan nila na sa Biblia, pinagbabawal mahal na Panginoon paglulot sa ribulto. Dahil sinabi ng Revelation 21 verse 8, ang lumulot sa ribulto ay tapon sa impirno. Eh, natakot ako. Natakot ang mama ko. Lumapit kay Kristo, tinanggap si Kristo, ang mahal na Panginoon, ang panalangin dito sa langit, gumaling ang hika ng papa ko. Amen! My dearest papa, gumaling! My dearest wife, my dearest mama, my dearest father-in-law, by prayer, gumaling, nagbago kami lahat. Eh, nakita ko ang aking ribulto. Dalahuli pa ako nakumbirte. 6 months pa lang ako sa katotohanan, hindi pa rin, hindi ko ba alam ang katotohanan talaga. 6 months ako sa katotohanan, nandun pa lang aking ribulto. Tinignan ako sa altar, wala nang ribulto ko, nasaan ang ribulto ko? Ma, ano yun? Nasaan ang Diyos ko nito? Hindi sinabi sa akin, dahil pagpunta ko sa CR, eh bakit nandito na aking Diyos? Ha? Ibig ko magwala, bakit aking Diyos na sa CR? Luluhod-luhod ako roon, bumalik ang sakit ko ang insomnia. Ginawa ko, pag-pray, gumaling ang aking insomnia. Eh totoo ang Diyos, ay ayaw niya may karibal. Sinabi ng mabait na Diyos, I am not share my glory to another. Sa Kanya lang, sambahin siya sa Espiritu at katotohanan. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Kaya maraming minamahalong araw, ako yung tatrabaho. Kasamaan ko may magkwintas ng mga malaking krusipiho dito, minamahal. May baril pa. Pero pag may multo na, nangatok. May baril na, may krusipiho pa, nangatok. Ngayon, ako ay walang baril, kahit saan ko pupunta, pagpunta ko roon, mga multo, ang magalit sa akin, mga MP, terorista, nangatok sa takot sa akin. Nagtatagot na sa takot sa akin. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Amen and amen. Sinubok ang katotohanan ng mabait na Diyos sa Jesus Miracle Ministry. Sinabi ko sa TV, live, minamahal, 4 na araw sa Davao. Live yan, buong Mindanao. Sabi ko, nag-decree ako ngayon. Meeting di abansi po yun. Last election. Nag-decree ako, walang bomba puputok, walang barrel puputok, walang granada puputok. Ang terorista, pag sila'y pumunta sa Davao, mahuli sa loob ng isang buwan, sa pangalan ni Jesus. Tapos ang decree. Tapos sabi ko sa amin, mahal, tinignan ang aming PTE ground, may mga bomba, hindi puputok. Amen! Hinato ng granada ang PNP, Office ng Police. Hindi pumutok ang granada. Nahuli! The following day, 4 na mga terrorist ang nahuli. Sumunod na araw, 5 ang 6 ang nahuli. Din ang huli. Lumusop sa amin ng nahal. Palitan sa parila. Ay, pumutok. Nagkakinagpalitan. Palitan. Nagkapaskara sila. Ay, pumutok. Nagtakbuhan ng mga terrorista. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Sticker nga lang. Natatakot tayo. Sticker lang, oh. Nakita ang Jesus. Jesus, Miracle Crusade. Nagtakbuhan. Matagulong namin. Takari pa sa takbo. Talon sa tumatalon. Kaya, minamahal, ito na ang katotohanan. Mapatunayan natin na ang Diyos ay magkapangyarihan. I can grant unto you eternal life in heaven. Magkabigay ng kapayapaan, ng kagalakan at buhay ng hanggang. Pag rin magkaramdaman ninyo, bibigyan kayo ng buhay na masagana. Sa piling mabait ng Diyos, sa langit, walang katapusang kagalakan at kaligayahan. Maniniwala po kayo, minamahal, dahil dito puno-puno kami ng pag-iibig. Puno-puno ng kapangyarihan. Hindi lang sa salita, kundi sa gawa. We have the spirit of power and the spirit of love. Diyan sa rebellion, sa Mindanao, walang pag-ibig, kaliwat kanan, patayan. Sinabi ng Biblia, what thou sowest, thou reapest. Anong itanay mo, yan ang anihin mo. Patay ka ng patay, ikaw rin mamatay. Those who live by the sword shall die by the sword. Ang nabubay sa sandata ay mamatay sa sandata. Ang nabubay sa pag-ibig ay makatanggap ng pag-ibig. Hallelujah, praise the Lord. At ikaw ay magkamit ang buhay. Luwagang, lahat ng mga rebelde, lumapit ka kay Kristo. Kami na lumagan sa iyo. Huwag magpapatayan. Magmahalan. Tagapin si Kristo. Imposible ka magmahal sa kapwa mo. Imposible ka umibig sa kapwa mo.
hindi ka magkakasala dahil ang tao'y alipin ang kasalanan. Sa oras na tanggapin mo si Kristo, mga Panginoon, inyong tagapagligtas, ligtas ka sa kasalanan, ligtas ka sa mga taper, magkilang mga maderer, lahat ang ori ng santa tayo, di magtagumay laban sa iyo, akit ka sa langit, magmamana ka ng buhay, naman hanggang, akit ka sa langit, mahal, hallelujah! Paniwalaan ninyo, may langit, naghintay, hinanda natin mabait ng Diyos, na nabayo-bayo doon sa krus ng Kalbaryo, nagpakatao, naghirap ng alang-alang sa ating magkasalanan. Yan pong sanhib, bakit siya nagkatabang tao, inako niya ang ating magkasalanan upang sa ating pananampalataya tayo maging manak ng Diyos, magmana ng buhay na walang gang, mansyon sa langit ng mga diamante, may prueba, may ebidensya, may pagpapago, may katuhunan sa panalangin, may kapangyarihan, yurakan, malaknan at serpente, you can resist the devil, you'll be empowered by the Spirit of the living God, actually it with the Holy Ghost is come upon you, the power to cast out demons, to trample upon Satan, to resist the devil, you can feed the serpents and the scorpions, and over the powers of the enemy, and nothing shall be misunderstood you, walang demonyo, walang rebelde, magkakabang laban sa iyo, kapag ang Kristo'y nasa iyo, amen and amen, hallelujah, praise the Lord. Kaya may mahal, habang hindi pa huli, kayo mga binata, may kinabukasan kayo, you have a very bright future. Muslims and Christians alike, we are all brothers. Isa lang ating papa at mama, si Adan at si Eva. Tayo'y pinaghiwalay ng mga ambisyosong mga leader. Sila nag-create ng animosity. Ibig nila magkaroon ng misunderstanding para mag-away-away, kayo ay matuhok sa ilong. Kayo sunod-suran, they pretend to unite for the sake of peace, prosperity, and happiness. But it is destruction, sadness, misery. Miserable ang maging miserable ang buhay ninyo. Sa ibaba ng lupa, after this, it will be lake of fire. Punong-puno ng uhod at apoy. Day and night, araw at gabi, you'll be tormented. Kung kayo maniniwala sa iyong mga commanders, kayo ng mga rebelde sa Mindanao, maniniwala po kayo, okay, maniniwala. Walang pag-ibig niya. Ano tinuturo niyo? Pumatay. Bumaril. Ang tinuturo ng Biblia, tanggapin si Kristo. Magkaroon ng buhay. Gagawin lang karamdaman mo. Magbabago ka. Pag-ibig. Ibigin. Ang kapwa. Dahil sabi ng mabait na Diyos, mayroon ka ng mga problema. Ikaw yung nagulimanan. Come unto me. Ye that are heavy laden, I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and I'll give rest unto your soul. For my yoke is easy and my burden is light. I come to save you. I come to offer you an abundant life. Abundant life with signs and wonders and answers to prayers. For how can you escape the paths of hell if you neglect so great salvation? Run with signs and wonders and miracles and answers to prayers and healing of your incurable sickness and diseases. Ama karamdaman na wala pag-asa, AIDS, cancer, leukemia, diabetes, leprosy. Walang ibang magpagaling dito ang babait na Panginoon lamang dahil siya nung araw siya nagkukursada, ang mga apostolis nagkukursada, kursada ng kursada. He was casting out demons, healing the oppressed by the devil. He was doing good for God was with him. Sa aming mga kursada, hindi 50 ka kursada, 100 ka kursada, ang aming ginagawa ay manalangin, hindi kumakain upang gagalingan makaramdaman aming panalangin tinggi ng mabait na Diyos. Ang mga naghirap, di muna ng kahirapan, lipin ng kahirapan, magkaroon ng abundant life, asinso sa buhay dahil sinabi mo mabait na Diyos, my beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health even as thy soul prospereth. Tatuyan, mga mahal, spiritual, material, at physical. Ibig ng mabait na Diyos kayo masagana sa material ang bagay. Ang karamdaman ay gagaling sa panalangin at magkaroon ka ng buhay na walang hanggang sa piling ng Diyos. Minamahal, ang Biblia ay totoo. Dahil sinabi ng mabait na Diyos, I am the Lord that healeth thee. Exodus 15:26, siya nagpapagaling. Kapag hindi ka naniwala, may karamdaman kang cancer, leukemia, diabetes, AIDS, leprosy.
Pagini ka magtiwala sa mabait na Dios, magtitiwala ka sa hospital, patay ka, ito istulo sa impirno. Haring Asa, sa kindly read it, 2 Chronicles chapter 16, verse 12 to 13. Ikalawang Kronika, Kapitulo 16, Versikulo 12, 13. At nang 39 na taon ng kanyang paghahari, si Asa ay nagkasakit sa kanyang mga paa. Ang kanyang sakit ay totoong malubha, gayunmay sa kanyang sakit ay hindi niya hinanap ang Panginoon, kundi ang manggagamot. At si Asa ay natulog na kasama ng kanyang mga magulang at namatay sa 49 na taon ng kanyang paghahari. Namatay! Siya nung hindi sumasa sa mabait na Diyos, hindi niya hinanap ang mabait na Diyos, hinanap niya ang mga doktor. Dinadaya ang sarili. Alam niya niya yung incredible, walang pag-asa na sa ospital, ang karamdaman niyan. Pero hindi umasa sa mabait na Diyos, doon umasa sa doktor. Siya namatay. In the other hand, si King Hezekiah ay umasa sa mabait na Diyos, pagkat wala na pag-asa ang kanyang karamdaman, siya mamamatay na. Ilang araw na lang siya mamamatay na. Sinabi ng prophet Isaiah, ikay mamamatay na. Di mayroon siyang incurable sickness and disease. Ngunit, minamahal, siya ay nagtiwala sa Diyos na ang Diyos ay mabait. Bagaman sinabi siya na, ikay mamamatay na, sabi ng mabait na Diyos. Mamamatay ka na, wala na pag-asa. Ngunit siya ay umaasa na ang mabait na Diyos ay mapagpatawad. Amen and amen. Siya lumuhod at umiyak sa malapag noon. Isaiah 38, verse 1 up to 6. Kindly, beloved by the room. From the book of Isaiah, chapter 38, verses 1 up to 6. In those days was Hezekiah sick unto death. And Isaiah the prophet, the son of Amos, came unto him, and said unto him, Thus saith the Lord, Set thine house in order, for thou shalt die and not live. Then Hezekiah turned his face toward the wall and prayed unto the Lord and said, Remember now, O Lord, I beseech thee, how I have walked before thee in truth and with a perfect heart and have done that which is good in thy sight. And Hezekiah wept sore. Then came the word of the Lord to Isaiah, saying, Go and say to Hezekiah, Thus saith the Lord, the God of David thy father, I have heard thy prayer, I have seen thy tears. Behold, I will add unto thy days 15 years. Amen. Let us praise the Lord. Amen. I am the Lord that healeth thee. Ngayon, kayo aking miniibig na mga kababayan, pag hindi kayo umasa sa mabait na Diyos, wala kayong pananampalataya. Kumusta pag namatay kayo? Akit ka sa langit? Hindi kayo akit sa langit. Impiro tungo ninyo. Dahil sinabi ng Hebrews 11:6, Without faith, it is impossible to please God. Imposible sa mabait na Diyos siya malugod sa iyo pag wala kang tiwala, paniniwala sa Kanya. Amen? Let magsabi, praise the Lord! So, James 5, verse 14 and 15, sinabi ng mabait na Diyos, is inisik among you. Call for the elders of the church, and the prayer of faith shall save the sick. And if you have committed any sin, your sins shall be forgiven by the prayer of a righteous man, ng pastor ng mabait na Diyos. Kindly read it, our beloved brother Bear. Sa aklat ng Santiago, Kapitulo 5, versikulo 14 at 15, May sakit baga ang sino man sa inyo, ipatawag niya ang mga matanda sa iglesia, at ipanalangin nila siya, na pahira nila ng langis sa pangalan ng Panginoon. At ang panalangin ng pananampalataya ay magliligtas sa may sakit, at ibabangon siya ng Panginoon, at kung magkasala siya, siya ay ipatatawad sa kanya. Amen! Lahat magsabi, praise the Lord! Praise the Lord! Ipindi mo naman sa pananampalataya, kahit wala ng langis, si beloved Peter, dumaan lamang sa mga nakahiga ng mga lumpo, tinamaan ang anino nagtayuan ang mga lumpo. Lumakad ang mga lumpo! Amen! Dahil sa pananampalataya. Ngayon, malaman mo ang mga wala sa katotohanan, magbinta ng langis. Bili ng 10 pesos, isang buting maliit, ibibinta siya 50. Kaya, parang naging monkey business.
sinisira ang katotohanan. Pero sinabi ng Biblia, by their fruits you shall know them. Sa mga bunga nila, malalaman mo kung sino na sa katotohanan. Amen? Ang iyong paglingkod ng minamahal for the last 29 years, hindi po nagtinta ng upuan ng mga kapatid na mababait, mga Kristiyanong lumalapit sa Diyos, magbayad pa ng 15 pesos para makaupo. Kung ako'y billionaire, lahat ang lalapit sa Diyos, sila pagbayaran ko para upo sa gintong upuan. Dahil ang tunay na Kristiyano, man of God, punong-puno ng pag-ibig. Huwag mo rakitin mga membro mo. Babayaran mo 15 pesos, malikabok pa. Inuulanan, inarawan. You can just imagine yung minamahal. Si Bilabit Peter, walang upuan noong araw eh. Hindi na, hindi na kailangan upuan eh. Nakita ang kapahiran ng mga Pinoon. Naghigaan ang mga lumpo, mga bulag doon sa daanan ni Bilabit Peter. Dumaan si Bilabit Peter, nagtayo ang mga lumpo, ang mga bulag nakikita sa pangalan ni Jesus. Yan ang minamahal ha? Nagagalit ang mga Panginoon pag ang preacher ay hindi magkaroon ng anointing. Walang power. Dahil ang power, hindi basta-basta Panginoon, Panginoon, kapangyarihan. Ang mga tao, pagkilingin mo. Hindi, minamahal. You have got to pay the price for anointing. You have got to pay the price for divine power. You have got to fast and pray. Matthew 17. Verse 16 up to 21. Pag mayroon ka ng panalangin na hindi kumakain, ikaw gutom na gutom, hindi ka umin man tubig, ang mabait na Diyos, nandiyan na ang kapangyarihan, dumadaloy sa kamay mo, nandiyan na sa bibig ko kapangyarihan ng Panginoon. Hallelujah! Ang mga bulag magkakita, ang mga pilay magkalakad, ang mga drug-addict mapalayan sa drug-addiction, ang mga NP magkakagawa ng Kristo magpapago na, ang mga rebelde na nagkakagawa ng Kristo, madama nila ang presensya na mabait na Diyos ang pag-ibig ng Panginoon, na mayroon pala ang Diyos na buhay, umiibig sa tao. Dahil ang karamdaman ay bunga ng kasalanan. Sa oras na dumalo sa krusada o dumalo sa Comunitas Tudom, sa aming mga venue sa buong Pilipinas, sa aming services, 3 times a week, Wednesday, Friday, and Sunday, matanggap mo si Kristo ang malapang Panginoon, kahit anong karamdaman mo, gagaling sa pangalan ni Jesus, kahit magnatawan yung kasalanan, nagpapatunay na ikaw ay nagtanggap ng buhay sa piling mabait na Diyos, akit na sa langit, magmamana ka ng buhay ng hanggan! Akit ka na sa langit, at magmamana ka ng buhay na walang hanggan! Yan po patunay, kaya kayo sa Mindanao ng mga rebelde, nagpadaya kayo sa mga commander ninyo, hindi na nalaman yung mga nag-organize ng mga rebellion diyan, na ginagamit yung Satanas yan, na kapag napatay kayo, madaglagan ng mga tao sa impyerno, naglalangoy sa apoy ng impyerno. Hindi na alam na ginagamit yung Satanas yan. Ang ginagamit ng mabait na Diyos, nagsasabi, lumapit kayo kay Kristo. Ang makaramdaman niyo ay gagaling sa pangalan ni Jesus, maluto sa mga problema ninyo, ang mga ugali ninyo babaguhin, magpapatunay kay maging anak ng Diyos, mabait na Diyos, ikaw akit sa langit, magmamana ng buhay, na walang gang, walang daya, hindi balone, for the kingdom of God is not in word but in power, hindi salita kundi kapangyarihan, kapangyarihan, nasa oras tanggapin mo si Kristo. Katulad ni Brother Albert Di Parini, isang MLF member, 5 sila inutusan, patayin ako. 1 million ang gantimpala sa kanila. Nakasiguro sila na kayo mapatay nila sa loob ng ilang buwan. Humingi sila ng advance ng 200,000. Ilang buwan ang lumipas, hindi ako nila napatay. Tinawag sila minamahal, pinagpapatay sila ng commander nila. Ngunit si Brother Albert Di Parini, sa takot niya, siya lumapit sa Panginoon, tinanggap si Kristo, ligtas siya! Hallelujah! Pinagpabaril siya, hindi pupunta ka mabaril! Hallelujah! Praise the Lord! Amen and amen! Hallelujah! Tingnan mo, anong lupit ni Satanas? Inutusan ako upang ako'y patayin, nung hindi lang mapatay ako, yung inutusan, pinagpapatay. That's right.
Kaya kayo mga membro diyan, Iminilip, mga membro ng Iminilip, Imailip, Abu Sayyaf, gumalas na kayo diyan, lumapit kayo sa Diyos, sa Kristo, sabi niyo sa commander ninyo, maglingkod tayo sa Diyos, nandiyo sa Jesus, maglingkod sa ministry, ang katotohanan, ang Diyos, nagmamahal sa inyo. Iniibig kayo ng mahal na Panginoon. We love you so much. Kayo mga rebuilding, mga Iminilip, Abu Sayyaf, Imailip, we love you so much. Inibig po namin kayo, hindi lamang sa salita, sa katotohanan. Pag wala kayo makain, ang Panginoong Diyos magpapakain sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen and amen, praise the Lord, hallelujah. Ini mga commander, ang isasahod sa iyo, kayo lang hahanap ng pira para isahod sa inyo. Mangidnap kayo, mangansom, mangulimbat, manghold up para isahod sa inyo, para makakain kayo. Pero sa Diyos, ang mabait na Diyos ang magbibigay sa inyo ng pagkain. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Gano'ng totoo, katotoo ang mabait na Diyos dito, minamahal? Amen! Hallelujah! Makumbinsi ka dito! Hindi salita! Hindi matabis na makikahit na salita, kundi kapangyarihan ng mabait na Diyos. Magkaroon ka ng Espiritu ng Diyos at bubunga ng siyam na bunga ng Espiritu Santo sa oras na matanggap po si Kristo. Galatians 5:22, Acts 1:8, when the Holy Ghost has come upon you, in the power, you'll be convinced by an initiative without, not by enticing words of man's wisdom, but the demonstration of the Spirit of power, so that your faith will not stand in this moment, but in the power of God, galing sa Diyos ang kapangyarihan. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Sa 2 Kings chapter 1, verse 10, nagalit ang hari, bakit sinabi ni Prophet Elijah siya ay mamatay? Nagpadala 51 soldiers. Sabi, Prophet Elijah, sumamak sa amin. Sabi ng hari, si Prophet Elijah, hindi pwede takotin kahit sino. Sabi ni Prophet Elijah, kung ako'y man of God, apoy galing sa langit, tupukin kayo. Bumabang apoy, tunaw lahat. Patay lahat ang 51 soldiers kasamang kapitan. Can you read it? Sa aklat na ikalawang hari, Kapitulo 1, versikulo 10 hanggang 12. At si Elias ay sumagot at nagsabi sa punong kawal na nalilimang puwin, kung ako'y lalaki ng Diyos, bumabang apoy na mula sa langit at sakupin ka at ang iyong mga limampo. At bumubang apoy na mula sa langit at sinupok siya at ang kaniyang limampo. At muli siyang nagsugo sa kaniya ng ibang punong kawal na limampuin na kasama ang kaniyang limampo. At siya'y sumagot at nagsabi sa kaniya, O lalaki ng Diyos, ganito ang sabi ng hari, bumuba kang madali. At si Elias ay sumagot at nagsabi sa kanila, Kung ako'y lalaki ng Diyos, bumubang apoy na mula sa langit at supukin ka at ng iyong limampo. At ang apoy ng Diyos ay bumuba na mula sa langit at sinupok siya at ang kanyang limampo. At muli siyang nagsugo ng punong kawal na ikatlong lima limampuin na kasama ang kanyang limampo. At ang ikatlong limampung punong kawal na limampuin ay umahon at naparoon at lumuhod sa harap ni Elias at namanhik sa kaniya. At nagsabi sa kaniya, O lalaki ng Diyos, isinasamo ko sa iyo na ang aking buhay at ang buhay ng limampung ito na iyong lingkod ay maging mahalaga nawa sa iyong paningin. Amen! Nagpagsabi, praise the Lord! Sabi ng anghel, Elijah, sumama ka. Ingatan ka ng mabait na Diyos. Sumama siya. Nagtanong ang hari, ako ba'y gagaling sa aking karamdaman? Hindi. Bakit ka tumawag si Revolto? Mamatay ka. Patay ang hari. Ay, hindi niya pwede labanan ang Church of God, Men of God. You cannot kick against the prick. Amen? Amen. Mayigit, 1 million soldiers galing sa Syria surrounded ang siyudad ng Dutam upang hulihin nila si Prophet Elisha. Nagalit ang hari ng Syria, bakit naging nanalo sa gira ang Juda, ang liit na bansa? Nagtanong ang hari, bakit ay natatalo sa gira? Anong dahilan? Ang dahilan, si Prophet Elisha. Sabi ng hari, hulihin! Arisuin! Nandun na, surrounded na. Sabi ni Gehazi, Panginoon! Ang tawag sa kanil Panginoon. Maraming mga sundalo, surrounded ang siyudad.
Paano, anong gawin natin? Sinabi ni Prophet Elisha, mahal na Panginoon, buksan mo ang third eye ni Gehazi. Binuksan min mahal, nakita ang bundok, punong-puno ng mga anghel. Terrible, hallelujah, praise the Lord, hallelujah! Kahit kayo mga rebelde, kahit ilang million pa kayo ng mga terrest, wala kayong laban sa pangalan ni Jesus! Amen and amen, praise the Lord! Walang makatalo sa gira sa bansang Pilipinas because nandito ay may pananampalataya ko sa mabait na Diyos. Kahit Rusya pa, kahit China, hindi mananalo sa gira sa Pilipinas, bali wala mga sandata nila sa pangalan ni Jesus. Amen and amen, praise the Lord, hallelujah! Alright? Hindi na nalangin si Prophet Elisha, napuksain ng mga anghel ang mga sundalo na huhuli sa kanya. Sabi niya, pakibasa, Panginoon, bulagan mo silang lahat. Sa halip na si Prophet Elisha ang hulihin, sila hinuli ni Prophet Elisha. Hallelujah! Mga bulag na! 2 Kings, chapter 6, verse 15. Kelly, read it. Two Kings, chapter 6, verse 15. And when the servant of the man of God was risen early and gone forth, behold, an host encompassed the city, both with horses and chariots. And his servant said unto him, Alas, my master, how shall we do? Chapter 16. And he answered, Fear not, for they that be with us are more than they that be with them. And Elisha prayed and said, Lord, I pray thee, open his eyes that he may see. And the Lord opened the eyes of the young man, and he saw, and behold, the mountain was full of horses and chariots of fire around about Elisha. And when they came down to him, Elisha prayed unto the Lord and said, Smite these people, I pray thee, with blindness. And he smote them with blindness according to the word of Elisha. And Elisha said unto him, This is not the way, neither is this the city. Follow me, and I will bring you to the man whom you seek, but lead him to Samaria. And it came to pass, when they were come unto Samaria, that Elisha said, Lord, open the eyes of these men, that they may see. And the Lord opened their eyes, and they saw. And behold, they were in the midst of Samaria. And the king of Israel said unto Elisha, and he showed him, My father, shall I smite them? Shall I smite them? And he answered, Thou shalt not smite them. Wouldest thou smite those whom thou hast taken captive with thy sword and with thy bow? Sit bread and water before them, that they may eat and drink, and go to their master. And he prepared great provision for them. And when they had eaten and drink, he sent them away, and they went to their master. So the bands of Syria came no more unto the land of Israel. Amen! Let us pray, praise the Lord! Sa takot ng hari ng Syria, ang mga sundalo ng Syria, natakot sila ng bulag lati. Kailan may hindi na lumusok sa Judah habang nabubuhay si Prophet Elisha. Kung may makitalo, sana nagtitiwala sa Diyos. Kahit kalahati ng daigdig, magtiris kayo, wala kayong panalo sa pangalan ni Jesus. Useless. Useless mga movement nyo diyan. Kayo na mga ilaga, Christian warriors, huwag kayo magpag-ngipin sa ngipin. Gantihan ng pag-ibig ang our Muslim brothers. Pag-ibig ay ganti. Huwag kayo, lahat kayo maubos diyan pag nagira ka diyan. Pagpapataya kayo, gira ng gira ka diyan, patay lahat. Kahirapan ang ating mga anak. Mga anak ng ating mga anak ang maghirap. Walang katapusan yan. Siyempre, minamahal, magkaroon ng vingansa. Ngunit sa Diyos ay pagmamahalan, ay pag-ibig at kasagaran at buhay sa piling mabait na Diyos. Tanggapin ang Espiritu ng Diyos. Hallelujah! Tanggapin, minamahal. Kaya, minamahal, sa mga patutuo, malalaman po natin sino ang talaga nakatanggap ng biyaya ng katotohanan. Mayroon naman the door of faith sa talim. Ang may-ari ng chapel ay hindi pastor. May nagpapastor doon sa door of faith. Nalaginip sila, sila'y umakit sa langit. Hanggang pinto lang.
Silip siya sa pinto. Nakita nila ang mga habang nabuka. Tinanong ng ang bantay, sino yan? Taga Jesus Christ Ministry. Nasa loob ng... sa loob ng sidap, nalang nagpupuri sa mga Panginoon. Ba't hindi kayo magkapasok? Bumalik ka sa lupa, hanapin niyo ang katotohanan sa Jesus Christ Ministry. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Glory! Three weeks ago, nagtampo yung isa na nandito na, galing sa Durofet, nagtampo yung Trinitarian, na-convert na dito. Sa binigunan, kasama siya magpanalangin para sa giving, exhortation. E hindi natawag, nakalimutan, na ako nagtampo, bumalik sa Durofet, naglalakad, may kidlat, tinamaap, patay. Coincidence, after 3 days, ang kapatid na walang kasalanan, laging dumadalo, may pananapataya, umibig sa Diyos, kinidlatan din! Ang kidlat, ang kurente, binalutan siya ang kurente ng kidlat, na hindi siya nasaktan. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Sabi mo ba ito, Diyos? Walang sandata sa balat ng lupa magtagumpay sa tunay na Kristiyano! John 14:12. If you believe in me, the works that I do, shall you do also. Greater works than this shall you do, because I'll go unto my Father. You do greater work. Hindi mo maging dakila ka sa ginawa mo. Gagawin mo mas dakila kaysa ginawa ng ating mabait na Panginoon. Amen? Lahat magsabi, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Kalimit it. Our beloved, Dr. Rick Alarcon. Ang Ebanghelyo ayon kay Juan, Kapitulo 14, Versikulo 12. Katotohanan, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo. Ang sa akin ay sumasampalataya, ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginagawa. At lalong dakilang mga gawa kaysa rito ang gagawin niya sapagkat ako'y paruroon sa Ama. Amen? Mas dakila ang gagawin mo pag ikay tunay na ng palataya. Pag hindi ka nagagawa ng mga bagay na dakila sa ginawa ng ating mabait na Panginoon Jesus, hindi ka na ng palataya. Katulad sa Matthew 7:10, nagalit ang mabait na Panginoon nung hindi gumaling ang lunatic. Hindi gumaling. Hinagalitan si Pilawid Peter. Wala kayong pananampataya. Mga traditor kayo, binibir mo. Hindi lang nag-ayon, no? Hindi nalangin si Pilawid Peter na gusto. Sinabi ng mabait na Panginoon, traitor. Minumahal. Hindi basta-basta ibigay sa iyong kapangyarihan. Kailangan, you must be submissive. In prayer and fasting, in great humility. Kaya makita mo, may kabutihan. Kaya may mahal natin yung nagsasalita laban sa Jesus Miracle Crusade Ministry. Yan po ay ang dila na yan ay puspos ang demonyo. Wala yung, pag kayo nakapaniwala doon, demonyo matanggap ninyo. Magtataka kayo, maabatan na 100, mga 150 member. Hindi member po yan. Magugulat po kayo, pumunta kayo doon, hindi po member yun. Hindi member yun. May tinanggap. Hindi dahil si Kristo natanggap, katotohanan, ano, lahat kasi nungalingan, walang gumagaling na karamdaman. Ako nagtataka kung bakit, yun nandiyan, bakit nasa labas pa, wala pa sa bilangguan. Samantala, sintisado yun ang 49 years sa bilangguan, ito Kapampanga. Halos lahat ang congregation, tinutulig sa. Ako nagtatulong lamang kung bakit nasa labas pa, wala pa sa bilangguan. Sinisira ang katotohanan. Lahat ang aral dito, bakit nasa labas pa, wala pa sa bilangguan. Samantala, sintisado yan ng 49 years. Kaya minimahal, huwag kayo maniniwala diyan. Nako, maniwala kayo. Demonyo matanggap ninyo. Hindi ka kailang magkaramdaman ninyo malata sa problema. Dito, tanggapin ninyo. Diyak, may problema yung iglesia. Kapangyarihan, yurakan, malaknan at serpente. No one, no Satan can overcome you. You are an overcomer because you are dwelt by the Spirit of the living God. You can cast out demons, hallelujah. The demons tremble when you shout, hallelujah, praise the Lord. Pag nagpuri ka na, sumigaw ka, hallelujah, praise the Lord. Kahit anong rebuild niya, may emilip, abusayap, imailip, ang mga rebuild, kahit sino mga rebuild niya, puspusan, demonyo, pagitas mo lang kamay, hallelujah, praise the Lord. Di tremble, nanginig, takwan, takwan sila, hallelujah, bakit? Nagiging killer sila, naging murderer dahil sa demonyo pumasok nila. Pag nabanggit ang ngalan ni Jesus,
ang mga demonyo tatakbo kasama sila. Hallelujah! Dahil ang mga tao, mabubait ang mga tao, mabubait ang mga tao. Ang demonyo ang nagpasama, nandiyan pumasok sa tao. Kaya pag nanira, nang nangaral ng katotohanan, demonyo na sa kanya. Kayo kayo maniniwala diyan? Sinungaling yan? Hallelujah! Praise the Lord! Let's pray, praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Glory to God! You need the spirit of the living God. As we sing the song, a song of love. Oh, there is Jesus. If you believe, He will impart to you His Holy Spirit. Faith in God. Love for God. Fear of God. You'll be indwelt by the spirit of power and the spirit of truth. Matangkap ang espiritu ng katotohanan, kapangyarihan, yurakan malakdas, serpente. Plus, gagawin ang karamdaman mo, akit ka sa langit, magmamana ng buhay na walang hanggang. Tanggapin! For as many as receive Him, He gave the power to become the sons of God, if sons and daughters then heirs of eternal life. Tanggapin ang mahal ng Panginoon. As we sing. Sisters, ay patungo kamay ninyo sa TV screen. Magpita na mapangalam ka